Yung guys, welcome to my YouTube channel. For this video, mainit na hapon. Alinsang hapon sa atin lahat. As usual, dito tayo sa main shop ni Boss Gilbert, Prince Albert Electronics Shop. Dito sa may Bagbag, Novaliches, along kay Reno Highway. So, yung previous na video ko, ito yun eh. Yung nilagyan natin ng series valve ito. Ayun yata si Boss. Lagyan ko ng series valve ito, 3-way na dividing network. Tsaka shoutout pala sa nag sa nag-comment sa akin na bakit ilagyan ko daw ng pailaw-ilaw. Medyo mali lang pagkakaintindi niya. Hindi niya siguro pinakinggan muna yung paliwanag. Bakit daw naglagay pa ako ng pailaw-ilaw? Siguro inisip niya kaya ako naglagay ng ganun para magkaroon ng ilaw-ilaw yung dividing network natin. Kasi sabi nga niya eh, dapat daw fluorescent ang nilagay ko para mas maliwanag. Minsan kasi matuto tayo makinig sa teacher bago sumagot. Di yung nagtuturo yung teacher eh, natutulog tayo bago tapos kuminto ka ng kuminto. Ayun, ito na yun. Ito eh, pinutol ko nung nakaraan, no? Ngayon kinopya ko ito, guys. Papakita ko sa inyo yung nakopya ko. Ayun, no? Ito na yun. Ayun o, ganyan na lang siya kaliit to. Bali yung kinopya ko, hindi pala siya buo. Yung high lang yung kinopya ko. Ito lang, itong side lang. Ayan, itong high lang. Yung mid tsaka low, tsaka na natin kopyahin yan. Ganyan lang siya kaliit to, kung high yung kukunin natin. Ayun o, nakababad ko lang. Mano-mano ito, mano-mano yung kukit. Ito, hindi pa nga nabakbak yung tape o, yung sapin. Ayan. Tapos na ibabad ito, bali babakbakin na lang. Binutasan ko na rin para sa pyesa niya. Ito, itong board. And then ito, puro DIY talaga ito. Yung ito, ito yung pamalit natin. Itong bobbin na ito, galing to sa may transformer na mga luma na pinambabaklas ko. Kaso nga lang, aluminum. Aluminum ang nilagay ko kasi wala, naubusan ako ng tanso eh. Saka naginayang ako. Walang din naman ito eh. Demo lang naman eh. Kayo kung gusto nyong kwan, pagandahin eh, tanso ilagay nyo. Isa ibang dividing network, aluminum lang din naman ang nakalagay dyan eh. Ang ginagamit nila eh. Ayan, ito. Ito yung choke coil. Tapos, yung capacitor. Ito, hindi ko makakwan eh. Walang nakasindikit na value. Ilalagay natin ay 2.2 na 250 volts. Ayun. Yung iba nakalagay dito kasi kwan eh, resistor 10 ohms ang nakaparallel dito sa ground to speaker out. Yan. Ang dito naman ang nilagay ay coil. Yan, madali lang kwan to, imbis na bakbakin mo to tapos bibilangin mo kung lang ikot o di kaya gaano kahaba. Madali lang, resistance lang kailangan diyan para makopya mo siya. Tuloy dito, sapulan kita. Ayun, ito, sukatin natin. Kailangan yung may digital kayong tester. Mas maganda kung mayroong digital tester para mas madali natin basahin yung resistance ng coil. Yun, range lang, range mo lang sa ohms. Ito, pakita ko. Zoom in natin. Op. Ito. Wala nang ilaw yung tester ko. Ay, mahina yung battery. Ito, ito yun. Ito yung pin ng kabilang pin ng coil. Tapos ito yung kabila. O, yan siya oh. 2 ohms. 2 ohms lang siya. Minsan, yan oh. 1.9, 2 ohms. Ayan, 2 ohms yung coil na yan. Ngayon, kukopyahin mo yan. Kung meron kang bobbin ng ito, wala ka namang bobbin ng itong bilog. Kahit yung mga
babin core ng transformer na maliliit, pwede yun. Ito, ito akin, no? Pinambaklasan to ng transformer, yung maliliit eh. Yun yung ginawa kong babin niya. So, ayan siya guys, oh. 2.1. Nagagalaw kasi. Ayan. 2.3. So, ayan, oh. Parehas na parehas, di ba? 2 ohms. So, yun. Ito yung gagamitin natin. Para dito. Ayan, may mga butas na yan, oh. Ayan. Nasalpak lang to dito. Pati ito. Tapos, maglalagay ako ng series bulb ulit. Para magiging astig siya. Ito. Ito yung mini bulb natin. 12 volts na 10 watts. Ito, single contact ito. Ayan, oh. Pumaas na. Dating 10 pesos, ngayon naging 15 pesos na ito. Mali dito ko siya ilalagay sa gilid. Kamali ako ng cut dito. Saan ba yun? Dito. Dapat dito ko siya ilalagay. Kaso, eh, may space naman dito sa gilid. Dito ko siya ilalagay sa gilid. Tapos yung dito, idudugtong na lang ito. So, ngayon, babakbaking ko lang to guys. So, ngayon, guys, ito na yung medyo may na yung boses natin kasi salog si boss. Nakakaya naman. Ayun. Ito na yung finished product ko. Yan. Ito manamanong ukit lang to. Yan. Bali yung itong side na to, dudugtong ko yan. Kasi dapat dyan ko ilalagay yung series bulb. Ang gagawin ko, dito na. Bali dito ulit ako magpuputol. Ayun. Ngayon ito, dinugtong ko na. Ditong sa kabilang side, eh, pinutol ko na rin yung linya kasi nga sabi ko, dito maglalagay ng bulb. So, ngayon, buhuin na natin to. So, bago natin buhuin, ipapakita ko muna itong bulb natin na umiilaw. So, ito, adapter na 12 volts 2 ampere. So, sasaksak ko lang. So, ayan. Ago na. So, ayan o. And then, testing natin. Ayan o, umiilaw. Ayan. Walang polarity ito guys, kahit baliktaran. Iilaw yan. Ayan o. Ayan, umiilaw. Oo. Bago natin upesto to sa may board natin, eh magpo-promote muna tayo ng channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. Salamat. Ayun. Eh comment ng comment eh, hindi mo na pinapanood yung video. Siguro iniisip niya naglagay tayo ng bulb para maganda tingnan yung may pailaw-ilaw. Mira na yan, oh. Ayun. Ang problema lang dito sa alum, medyo mahirap sa hinangin. Ayun, lagay natin to dito. Ayan. Angas to pag nabuo. Ayan. Sinang, sana makita ng maayos sa camera natin. Ito paano eh, nakabili tayo ng medyo maganda-gandang cellphone. Ayun o, problema sa alum o. Hindi mo siya mapapakabitan ng tingga. Dami kapalan na lang natin. Nasa maipit siya ng tingga. May ibang mga dividing network eh, alum din naman yung gamit nila dyan eh. Kaya minsan magtataka ka bakit biglang ayaw na umandar eh. Putol na yung mga coil. O sa kabila naman. So, yun. Ito, nainang na siya.
And then susunod natin ay itong capacitor na Mylar 2.2 250 volts. Tapos dito muna, tagalin muna natin itong nakadikit kasi gamit na ito eh. Sunod natin kuan eh, subukan ko kung kaya kong kopyahin yung kuan niyan. Yung mid na side. Pwede kayo yung sub niya. Yun. Yun, putik. Inulit ko yung butas kasi medyo masikip. Nagbutas ako ng panibago. Kasi hindi makapasok tong panang Mylar natin. Taygain ko na lang siya. Ayan. Ilabas natin yung pangalan para makita nyo na 2.2 talaga siya na 250 volts. Ayan. Ayan o. Sok na sok lang sa board na ginawa ko. Parang sinukat. Tapos, sadya ko tong nilakihan kasi kung sakali, pwede mo tong lagyan ng tornilyo rito. Kabilaan. Ayun. Yung mahina yung boses natin para hindi magambala yung tulog ni boss. Say, kwan na eh. Oras na ba ngayon? 2:12 ng hapon. Oras ng antok talaga to. Boss, kabila ulit. Hinang-hinang lang. Tapos kalokohan daw itong ginagawa ko. Kung kalokohan to, hindi dapat. Hindi gagana to guys, di ba? Sabihan pa naman akong kalokohan daw. Kalokohan daw ang gawa ko. Sir, kung nanonood ka, ito na yon. Ito na yung gawa ko na kalokohan. O, yun. Ito na siya, oh. Meron na tayong coil. Meron na tayong capacitor. Kasunod nyan ay yung bulb natin. Ito. Yun o. Mukha lang tong kwan guys. Pero napakatulong ng, napakalaking tulong ito sa may mga tweeter natin. Yung mga dividing network dati, meron talagang coil yun. Hindi nyo lang napapansin. Lalo sa mga crown. O yan, dito ko siya ilalagay. Maganda sana kung nakahiga. Kaso, dapat pa ganun, no? Maganda sana kung pa ganito siya. Oh. Kaso, mali yung pag-layout ko ng board. Dapat dito ako nag-hiwa. Okay lang. Kasunod na lang. Basta ito lang muna. Ipapakita lang natin na nakopya natin yung 3-way na yan. Hindi naman siya totaling 3-way yung kinopya natin. One lang. Yung high na section lang. Yun. Tapos, hinang ulit. Eh, kung ayaw nyo na mga ganitong content, wala naman problema eh. Skip nyo na lang. Hanap kayo ng ibang video. Huwag na lang kayo mag-iwan ng comment na hindi maganda kasi siyempre, nakakasakit din kayo ng damdamin natin ng mga kapwa natin. Ayun. Kaya nyo ng ganitong content na tingin nyo ay kalokohan to, edi nood na lang kayong TikTok. Ayun, ito na siya oh. Ay, hindi na ibaon ng todo. Ulitin natin. TikTok na lang. Kung ka pala eh. Kalokohan pala yung tingin mo nito eh. So ngayon, ito na yung magiging kalabasan niya. Meron na tayong coil, merong non-polar capacitor, and then yung series bulb natin. Ay sayang, hindi ko na balot yung coil natin. Babulutin ko muna.
stock ko lang to guys. Bali paper tape lang to. Pwede na to pambalot. Ingatan niyo lang, ay ingatan lang natin, maputol 'yo. Paanang ko natin bulb ng paanang bulb natin. Ayun, pwede na. Yan na siya oh. Sayang, hindi lang na yung bulb natin sana nakahiga. Maganda. Yan, ayan na siya. So ngayon guys, para matapos na yung video natin tungkol dito sa mini dividing network natin na may series bulb. Ito, kinabit ko na yung winiring ko na. Ayan o, ito in sa kabila, tapos ito yung out. Gagamitin natin amplifier ay ito, yung bagong repair ko na insert. And then yung tweeter ay ito, tweeter ni boss. Yung tweeter na ginamit ko nung nakaraan din sa nakaraang video ko, Broadway BDTW-1 Auto S. Iyon yung DIY natin na series bulb, tapos passive na crossover pa rin tawag dyan eh. Passive crossover. Ang gagawin nyo lang dyan guys, para hindi siya makita pag nasa loob ng box nyo, eh siyempre balutin nyo ng tape yan na itim para hindi siya makita na umiilaw. Baka sabihin na naman ni sir eh may pailaw-ilaw. Hindi naman pailaw-ilaw yan eh, protect yan para maprotektahan yung driver tweeter natin. O yan, 2.2 na capacitor lang ginamit ko eh. Mas maganda sana yun kung mga 3.3 para hindi gaano ipit yung boses niya. Yun. Take note guys ha, yung coil na yung choke coil na ginamit ko dyan, kuha nyan ha, aluminum. Okay yan, kahit aluminum, gagana naman yan, basta pang sarili lang. Ay, babas yung ko, sabihin nyo eh, alum yung ginamit. Yan na. Oh, yun. Hanggang dito na lang yung vlog natin kasi yan naman pang ko sa inyo, pinakita ko yung paano ko kinopya yung ito, yung three-way na dividing network. Kinopya ko yung sa high section niya. Siguro susunod, kopyahin ko yung mid niya and then low niya para pakita ko sa inyo na kaya-kaya natin kopyahin yan. O yan. Kalahin mo, ganito kalaki oh. Nagiging ganito na lang siya. Ayan, ganyan na lang siya kalaki oh, sobrang liit. Pwede kayo, kaya-kaya nyo kopyahin oh. Ayan oh, focus ko siya oh. Pwede nyo yung drawing nyo, screenshot nyo lang tapos sabay drawing oh. O ayan, so ito yung likod oh. Wala naman polarity yan eh. Yung bulb, walang polarity. Yung capacitor, wala naman polarity din. Kahit yung coil natin. Alum lang yung gamit ko na kuan dyan, na coil. O ayun. Ay, volume kahit 3 o'clock na oh. Nasusunog. Oh, ayun, bago tayo magtapos eh ipo-promote muna tayo ng channel natin sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Baka naman paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. God bless at peace sa atin lahat.